Naging makulay ang takbo ng karera sa politika ni Governor De Gamo. Bago mahalal na gobernador, pumalit siya bilang vice governor at governor dahil sa mga yumaong opisyal ng probinsya. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Pulhensyo. 19 na araw bago siya pinaslang, ipinagdiwang pa ni Governor Roel De Gamo ang naging desisyon ng Korte Suprema. Ipinagtibay kasi ng korte ang pagkapanalo ni De Gamo laban kay dating Governor Henry Teves. Mula sa pangalawang pwesto, nanguna si De Gamo matapos ilipat sa kanya ng SC ang mga boto mula sa kapangalan niyang Luzon candidate na isang Roel De Gamo. 4 na beses nanalo si De Gamo bilang gobernador ng probinsya noong 2013, 2016, 2019 at nitong 2022. 2010, namatay ang nanungkulan sa pwesto na si Governor Emilio Machias II dahil sa liver cancer. Dahil dito, naging gobernador si Vice Governor Perdeses, kaya naging busy gobernador naman si De Gamo. 2011, isang taon matapos maging busy gobernador si De Gamo, nanumpa siya bilang gobernador kasunod naman ng pagpanaw ni Perdeses dahil sa stomach cancer. Bago pa pumasok sa politika, mahigit 20 dekadang nagserbisyo sa publiko si De Gamo. Tubong Negros Oriental, ipinanganak si De Gamo noong April 26, 1966. Graduate siya ng Mechanical Engineering sa Siliman University noong 1989. Pumasa rin siya sa Mechanical Engineering Board Exam sa parehong taon. Nagtrabaho siya kalaunan bilang driver sa National Power Corporation. Nagsilbi rin siyang senior plant mechanic at electrical control operator para sa National Power Corporation, Palawan. Pumasok sa politika si De Gamo nang mahalal bilang konsehal sa bayan ng Seattle noong 1998. Naging board member naman siya ng Sangguniang Panlalawigan noong 2010. Kasunod ng pagpaslang kay De Gamo, opisyal ng gobernador ng probinsya si Vice Governor George Roan Reyes. Pinangunahan ni Interior Secretary Benher Abalos ang panunumpa ni Reyes. Ang pumalit naman kay Reyes bilang Vice Governor ay si Negros Oriental First Board Member Chaco Sagarbarya. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulhensyo, News 5.